Ano mang kasong kaugnay sa pagkamatay ni Christine De Sera, ibinasura na ng DOJ. Ngayong February 7, tuloy na ibinasura ang anumang kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na pagkamatay ng 23-year-old flight attendant na si Christine De Sera. Mismong Department of Justice o DOJ ang nag-anunsyo ng dismissal ng mga reklamong drug violation, perjury, obstruction of justice, falsification, at libel. Ang mga ito ay pawang isinampa ng ina ng flight attendant na si Sharon De Sera. The cases mentioned in the briefer are the only cases involving Christine De Sera, pahayag ni Emeline Villar, DOJ spokesperson undersecretary. There was no proof of evidence that could establish the alleged administration of any illegal drug into the body of Christine De Sera, dagdag pa ng DOJ. Wala umanong ebidensyang nagdala o gumamit ng illegal na droga si Mark Anthony Rosales, gayon din ang mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban kina John Pascual de la Serna, Jezreel Rapinan, Alain Chen at Luis De Lima. Ito ay base sa pinakahuling resolusyon ng Makati Prosecutor's Office noong January 31 ng kasalukuyang taon. There was no proof that the said respondent were recklessly imprudent in failing to bring immediate medical attention to De Sera and that the same caused her death. Evidence suggested that respondents performed CPR immediately upon noticing De Sera's perilous state and sought help from the hotel lobby. Dagdag pa ng DOJ. Maging ang counter-complaint ng mga akusado ay ibinasura na rin ng Makati prosecutors. Absuelto na rin sina Rosales, Galido, De La Serna, Macalia, Rapinan, Gregorio, Angelo Rafael de Guzman, Alain D. Chen, Raymar Englis, at maging si Attorney Neptali Jimoroto. They were simply protecting their rights within the bounds of the law, base sa pahayag. Tanghali ng January 1, 2021, namatagpo ang wala ng buhay si Christine De Sera sa bathtub ng silid kung saan sila nagtiwang ng bagong taon sa City Garden Grand Hotel. Agad pa noong inaresto ang tatlo sa mga nakasama ni De Sera, subalit napalaya rin ang mga ito dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Noong Marso, ilang buwan na ang lumipas mula nang pumanaw ang flight attendant, ay naghain na rin ng counter charges ang 11 na mga akusado sa kaso. Abril lang nakalipas lamang na taon, ibinasura ang kasong rape at homicide sa mga akusado dahil sa kakulangan umano ng probable cause. Matatandaang sa unang inilabas ng medico-legal ng Philippine National Police, ruptured aortic aneurysm ang umano'y kinamatay ng flight attendant. Kamakailan ay kinamusta ni Boy Abunda ang ilan sa mga akusado na tila nagbago ang buhay mula nang mangyari ang kontrobersiya. Isang taon na ang nakalipas nang ipakilala sa publiko ang mundo ng Pinay flight attendant na si Christine De Sera at ang kanyang circle of friends. Sa mga unang buwan ng 2021, ang publikong Pilipino ay labis na nahulog sa mga kwento ng bawat personalidad na nasangkot, gayon din ang mga pangyayaring naganap pagkatapos ng kontrobersyal na pagkamatay ni De Sera noong January 1, 2021. Matatanda ang nagdiwang ng bagong taon si Christine at ang kanyang mga kaibigan sa City Garden Grand Hotel sa Makati noong December 31, 2020, bago siya natagpuang walang malay kinabukasan. Ang ulat ng autopsy ay nagpakita na si Christine ay namatay dahil sa ruptured aortic aneurysm. Isang taon pagkatapos ng insidente, sila ay nakapanayam ni Boy Abunda. "I'm doing my best to be okay," sabi ni Gigo De Guzman kay Boy Abunda sa kanyang YouTube channel kamakailan. "Hindi ako magsisinungaling at sasabihin na lahat ay mabuti, ngunit ginagawa ko ito ng paisa-isa." Si De Guzman ay lumabas kasama si John Pascual or JP De La Serna III, Clark Lapinan, Valentin Rosales at Romel Galido sa online program ng TV host upang balikan ang taon na nagpahirap sa kanila harapin ang kanilang pinakamalaking pagsisisi at mga aral na kanilang natutunan sa buong pagsubok.
Sa kanilang lima, tila si De Guzman na higitan nagdusa sa mga stress at kaso at media circus na sinundan ng pagkamatay ng kanyang ina. Ang mga awit at negosyanteng si Claire De La Fuente noong Marso. Kung iisipin, nasa New Year's Eve party lang siya dahil kaibigan siya ng isa sa barkada ni Christine. I lost not only my mom. Financially, me and my brother are not well off anymore. Sinabi niya kaya bunda. Sinabi ng chef na hindi siya naging matagumpay sa kanyang maraming mga aplikasyon sa trabaho, kaya nagpapasalamat siya na sa wakas ay nag-alok ng trabaho ang isang kaibigan. Kinakailangan magsara ng restaurant ni De Guzman dahil sa pandemic lockdown at nag-diagnose din siyang may depression, anxiety at high blood kung saan gumagastos siya ng 10,000 kada buwan para sa gamot. Sinabi ni De Guzman na siya at ang kanyang kapatid ay may napakaraming utang na dapat bayaran dahil sa mga pamumuhunan na hindi natuloy. Dahil sa pandemya at pagpanaw ng kanyang ina. Until now, I can't even build my mom a mausoleum. She still doesn't have one, sabi niya. Naibenta na nila ng kanyang kapatid ang ilan sa mga painting at alahas ng kanilang ina. We are holding on because we have no choice, ani ni De Guzman. Samantala, sinabi ni De La Serna na gumagawa siya ng maliliit na hakbang para makabangon sa nangyari. Sinubukang huwag isipin ang mga stress na dulot nito sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Sinabi ni De La Serna na sa kanilang napakalaking pagsubok, narinig niya ang mga pinakamasakit na bagay mula sa mga taong hindi niya kilala. Sa social media siya at ang kanyang mga kaibigan ay tinawag na rapist, addict sa droga at killer. My life must go on, whatever happens. Sinabi niya kay Abunda. Your mom died, kasi karma mo ito. Sinabi ni De Guzman na hindi kakaunti ang nagsabi sa kanya na karapat dapat din siyang mawala ng ina. That I deserve it daw kasi mayaman daw kami. Dahil sa ginawa ko kay Christine. I'm like, I tried saving her, you know. That was my intention, but it was impossible. And yet, masasabihan pa ako na deserve mo mamatayan ng nanay. Patuloy nakabangon si Narapinan at Galido mula sa nangyari, habang sinabi ni Rosales na sinisikap niyang magsimula sa isang malinis na talaan matapos ang kanyang reputasyon ay nabahira ng isang krimen na hindi niya ginawa. Kung nawala ng ina si De Guzman, nawala ng tatay si Rosales, isang Taiwanese noong Mayo. Ang higit na nakapagpabigat sa loob ng pagkawala para kay Rosales ay ang hindi niya pag-aayos ng mga bagay-bagay sa kanyang ama pagkatapos na aminin sa publiko na siya ay bakla. Si Rosales ay tinakwil ang kanyang ama at pinalaya sa tahanan ng pamilya. Kinailangan niyang sumilong sa bahay ng mga kaibigan at kamag-anak. Yung reaction ko noon, natatakot akong ihug siya. Feeling ko kasi galit pa din siya sa akin. Pero nag-apologize ako sa kanya na I didn't become honest of who I am kasi he thinks I betrayed him. Pinaalam ko sa kanyang straight ako when the truth is that I'm gay. Sa bahaging ito ng interview ay napaiyak si De Guzman. Ilang buwan matapos tumabas ang media coverage, ang ama ni Rosales ay dumanas sa matinding stroke na humantong sa kanyang kamatayan. I apologized to him. I cried because hindi kami nakapag-ayos. The last time I spoke to him, I told him I was gay. Our last conversation was hindi maganda. Makalipas ang isang taon, pinagsisihan pa rin ni Romel Galido ang pag-oo niya sa imbitasyon ng kaibigan niyang si Christine sa bisperas ng bagong taon. Supposed to be, nasa ibang party ako with other cabin crew. Nasa mall kami kumakain, pero nandoon ako. Hindi mawala-wala sa akin ang sisi bakit sumunod ako doon. Bakit ako umuo kay Tin na pumunta doon sa New Year's Eve na yon? Nanghihinayang din siya na nabahira niya ang mabuting pangalan na kanyang ama na dating pulis. Bilang isang anak ng dating pulis, masakit yon kasi maayos ang pagkapalaki ng dad ko. Never kami nagkaroon ng magkakapatid ang record na nagadrugs kami o nakikipagrambulan kami. Wala kaming ganong record sa province namin. Ngayon lang, kahit hindi naman totoo, kahit wala naman nangyaring ganon, yun ang binabato sa amin. Bakit ba nangyari ito? Sinira ko ang pangalan ng tatay ko.
Sinabi ni Rapinan kay Abunda na maaaring mukhang okay siya, ngunit nahihirapan siyang makayanan ang sakit at trauma na naidulot sa kanya at ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang. Feeling ko ang sama-sama ko. Bakit ba nangyari ito? Alam ko na disappointed sila sa akin. Hindi ko naisip ang sarili ko eh. Ang paki ko lang sila papa. Pag nakikita kong malungkot sila, kahit hindi kami nag-uusap, alam kong nahihirapan sila. Kung mayroon silang maliwanag na lugar sa isang hindi magandang pagliko sa mga pangyayari ng kanilang nasangkutan, ito ay ang pagtatanto ng kahalagahan ng pamilya, lalo na sa oras ng kahirapan. Nakilala rin nila kung sino ang mga tunay nilang kaibigan. Narealize ko na I'm blessed with real friends, Annie De Guzman. Ang mga tao na hindi kailanman tumalikod at ang mga unang nagtanggol sa akin. Ang mga reklamong panggagahasa at homicide laban kina De Guzman, De La Serna, Rapinan, Rosales, Galido at anim na iba pa ay binasura na ng Makati Prosecutor's Office noong Abril 2021. Para laging updated sa mga latest news, please consider subscribing at hit the notification bell para maging updated sa mga bago nating uploads. Dito lang yan sa Racial Stories.